Okay, so sa video ito ay ating i-discuss at sasagutan ang mga iba't ibang tanong na maaaring lumabas o lumabas na sa nakaraang RME or sa mga dating pa na RME exam. So, itong mga katanungan ito ay may pagkakalintulad sa mga katanungan na maaaring ma-encounter sa RME exam. Okay, so simulan natin sa tanong na ito. So the ratio of voltage in electric current in a closed circuit block, no? Okay. So ang tamang sagot sa tanong na ito ay remains constant. So, bakit remains constant? No? Kasi, alam natin na yung sa isang closed circuit, so meron tayong susunod na law, yun yung Ohm's law. So, I is equals to V over R. No? So, if ating mapapansin, no, hanggat yung current at yung voltage R, tawag sa kanila R, directly proportional, no? Proportional. So, ibig sabihin, kung ano mang yung pagbabago ng boltahe, yun din yung pagbabago ng ating current. So, kaya, kapag ito, nagbago to ng ano, kunyari, 2, so ito din, magiging 2 ito, so ito, magiging 2 dito, kapag yung distance natin ay constant. Kaya masasabi natin yung ratio nila remains constant. Kaya nga yung exact na definition ng Ohm's law is current is directly proportional to voltage and inversely proportional to resistance. Na kung saan itong constant ng proportionality, yung tinatawag na key, so yan yung constant ng proportionality. Kasi ibig sabihin, yung ratio ng mga quantities na to sa isang circuit ay magiging constant dahil sila ay directly proportional. Okay? Sunod. Okay. So, the curve representing Ohm's law is blank. Okay. So, kasi yung Ohm's law ay constant yung kanyang proportion, at yung mga value na nasa Ohm's law ay linear, no? So yung I, R at V nyo are in linear, meaning kapag ginap natin silang tatlo, so kunyari voltage, current, no? So ang mangyayari kasi kunyari ito 2 volts, no? At ito 1 amperes, no? So ang change sa niyan is straight, no? Straight lang, linear lang siya. Or yung increase sa kanya, kunyari mag-increase to, pwede din ganyan. No? A straight line. No? Nakadepende kung ano yung increase. So, ibig sabihin, linear yung graph niya. Kasi, kunyari, yung sa sine function. Yung sine function, ang graph ng sine function ay ating mai-apply kapag ang ating given na circuit or given na current is AC. Kasi yung AC nagpa-fluctuate yan, no? So, ganyan, sine function. Pero yung Ohm's law, kasi applicable yan, sa DC circuit, kaya yung graph niyan is a linear, no? Linear graph. Okay? So, sunod. So, the resistance of a conductor having a length L, area of cross-section A, and the resistivity of rho is given as, no? So, ito yung formula for resistance in a wire. So we know that the formula for resistance in a wire, no? So that will be R is equal to rho, where yung rho is yung resistivity, tapos L over A. So yan yung paano natin kunin yung resistance ng isang conductor, isang wire na yung may given siya na length, area at resistivity. So ang tamang sagot nito is letter B. Okay. Kirchhoff's law are valid for
So itong mark oval kasi pag-shade yan, no? So linear circuit only, passive time invariant circuit, non-linear circuit only, both linear and non-linear circuit. So yung Kirchhoff's law is ma-apply nyo both AC and DC. So yung DC is linear at yung AC, so nakadepende sa klase ng function na i-describe natin yung AC current, so magiging non-linear din yun. So yung Kirchhoff's law is applicable to both linear and non-linear circuit. Okay. So a resistance of 30 ohms is connected across 240 volts. If a resistance R ohm is connected in parallel with the 30 ohm resistor across the same supply, the current drawn becomes threefold the original one. The unknown resistor R is, so meron tayong 15 ohms, 10 ohms, 5 ohms, at 30 ohms. So, lagay natin yung solution natin dito na. Solution. So, first na condition, yung ating 30 ohm na resistance, no, ay connect natin sa 240 volt supply, no? Okay, so, we present yung supply natin as a battery, no? So, ito is V is equal to 240 volts. Tapos, connected siya sa, ano, 30 ohm resistance. So, that will be RL, no? 30 ohms. So, ito yung first condition ng circuit o ng problem. Okay, so dito, masosolve natin yung current. So, meron tayong I dito, no? I. So, sabihin natin ito yung I 1 kasi ito yung nasa first condition. So, solving for I1, so using ohms lang yan, so I1 is equals to V over RL. So, ang nangyayari dyan, we have 240 volts over 30 ohms. So, yung I1 natin is equal to 240 divide 30. So, tawagin natin yung calculator natin dito, no? 240 divide 30. So, magiging sagot niyan ay 8, no? 8 ohms. So, we have here 8, hindi pala ohms, amperes. No? So, sa second condition naman, ito, nakaya ang gandang kulay. Ito lang ba, no? So, second condition, okay? So, meron tayong same na circuit, no? Pero, may i-connect na tayo na R, no? So, ano ba yung series o parallel? So, parallel, no? Disconnected parallel. So, erase muna natin to. Okay. So, i-connect siya as parallel. So, i-connected siya as parallel, no? So, meron tayo dito yung ating R, L is equal to 30 ohms. Tapos, i-connect na naman natin dito yung ating panibagong resistance na R, no? So, R. Okay. Tapos, meron tayo ditong 24 volts na source. Okay. Tapos, dito, meron tayong mga currents, no? So, una, dito, meron tayong I total. Habang dito naman, meron tayong I 1 prime. Tapos, dito, may papunta dito na IR, no? So, ganyan. So, paano natin kukunin yung unknown resistance dito, no? Unknown resistance or unknown resistor R. So, alam natin na yung ang connection is a parallel circuit. So, kung ano yung voltahe dito sa source, ito yung voltahe dito. So, ito, ang voltahe niya dito ay dito is IL, dito naman ay IR, no? ER. ER at EL. So, pag kukunin natin yung R, so yung R natin using Ohm's law, no? Using Ohm's law, ER, no, R pala. Okay, so R is equal to ER, so kasi ito yung voltahe dito, over R. So, akala, not the over R pala, over IR. Sorry for that, no? So, i-date na natin pa. Over IR.
Okay. So, mangyayari is over IR. Okay. So, kailangan natin munang ma-solve yung IR. Tapos, alamin natin kung ano yung ER para ma-solve natin ang R. So, kasi ito ay nakaparallel. So, masasabi natin yung V is equal to IL is equal to ER. Which is equal to 24 volts. So, ito is 240 volts. No? Equal to 24 volts. No? So, ito yung ating E sub R. So, ang kukunin lang natin ngayon is yung ating IR. No? So, tingnan natin dito. Masasolve natin ang ating pag nag-node tayo dito sa ano, node A. Dito, kunyari ito, may node tayo dyan. Node A. Makikita natin na yung total current natin is nahati siya sa dalawang current na papunta sa bawat branches, no? So, nahahati siya, no? Ito. So, kunyari ito yung current dito. So, dito siya papunta, habang isa dito papunta. So, yan, kapag inadatin yung dalawa, yan yung magiging total current niya, no? Tapos, pwede na natin makuha yung total current gamit din itong resistance na to. Pero, ang hinahanap sa problem is yung resistance R or yung resistor R. So, una, kukunin muna natin itong ano, itong I sub 1 prime. So, paano natin yung kukunin? So, ohms law pa rin yan, no? So, I sub 1 prime is equal to EL over RL. So, ang nangyayari dyan is 240 volts over 30. So, kaya 240 volts to kasi equal lahat yan eh. Nakaparallel yan. So, yung ating I1 prime is equal to 8 amperes. No? Katulad ng kanina, no? Kasi, ganoon pa rin eh. Yung magbabago lang kapag yung isang circuit is nilagyan natin ng parallel is tataas yung kanyang total current. No? So, ang tanong ngayon is paano natin kukunin yung total current dito sa ating circuit. So, sinabi dito na pagka-connect ng parallel sa 30 ohms, no? Pareho yung supply, yung current drawn becomes triple. So, nag-triple yung current, no? So, nag-triple yung current compared sa unang condition. So, masasabi natin, so ito triple yan eh. So, masasabi natin na okay. So, masasabi natin na yung ating I total is 3 times sa ating I1, no? So, kung babalik natin ito sa ating figure, so, yung I1 natin is 8 ohms, habang yung I total natin is 3 times sa ating I1, no? So, ang mangyayari, mayroon na tayong I total is equal to 3 times 8 amperes. So, magkakaroon na tayo nito ng 24 amperes. No? Yan yung mangyayari. Tapos, pag nag-KCL tayo, no, Kirchhoff's current law, dito sa node A, so current leaving, current entering lang yan, equal natin yan. So, KCL at node A, so mangyayari, I total is equal to I1 prime plus IL. Kasi yung current dito na papasok sa ating node A is I total, habang yung papasok naman sa I papalabas naman sa node A is I sub 1 prime at IR. So, ang mangyayari ngayon sa ating problem, so ito na. So, solving for IL, so, interchange natin sa dalawa, ang mangyayari IL negative is equal to I1 prime plus I, ano, plus, but minus. Minus IT, no? So, substitute natin yung ating IL at I1 prime. Yung IT natin at I1 prime. So, magkakaroon tayo ng yung I1 is 8, no? 8 amperes minus 24. So, ang IL is magiging negative 16, no? 16 amperes. Tapos, negative. So, pag ilang positive natin yan, i-multiply lang natin both sides ng negative 1. So, yung IL natin is magiging 16 amperes. No? 16 amperes. So, meron na tayong IL. So, balikan natin itong formula dito. So, ito.
So bakit ya IL yung ginamit ko, IR pala, sorry, no? So hindi ito IL but IR, no? Bakit IL, ano ba yan? Okay, IR. So mangyayari, so itong form ito, R is equals to IR, ER over IR, no? So mangyayari dito is, yung R is equal to ER over IR. So yung ER natin, okay, balikan natin yung diagram. So 240 volts ito. Tapos yung IR natin is ito. So we have 240 volts divide 16 amperes. So yung R natin is equivalent to, tuwagin muna natin yung calculator natin. Okay, so natin yung calcu. So mangyayari dyan is 240 divide 16. So yung sagot is 15 ohms. So yung sagot natin is 15 ohms, no? At yung 15 ohms is letter A. Okay, so letter A. Okay, sunod. May question tayo. So 3 resistors, so ito 3 to. 3 resistors each of R ohms are connected to form a triangle. The resistance between any two terminals will be blank, no? So resolve natin 'yan, no? Solution. Okay. So meron daw tayong tatlong resistor na ang connection nila is nag-form ng triangle. So ganyan. Triangle na tayo. Okay. So ang bawat isa ay may R na resistance, no? Tapos natanong kung ano yung resistance between two terminals. Kunyari ito, kinuha natin dito ng total resistance, no? So dito. So yung terminal AB natin, no? So kunan natin 'yan ng total resistance. So unang gagawin dito is gagawa natin ito ng equivalent circuit. So if makikita nyo, itong dalawang resistor na to, itong dalawa na to is naka-series lang sila, di ba? So naka-series lang. Habang itong dalawa, habang sa dalawa naka-series, ito naman siya ay naka-parallel dito. So ang gagawin natin is gagawa natin niya ng equivalent circuit, no? Para madali natin analyze. So mangyayari, ito yung equivalent circuit natin. So ito yung R for this one. Tapos may dalawang R na naka-series, no? So R at R. So dito yung ating terminal A, B. So ito yung ating R sub T. Okay. So yung R sub T natin, o yung total resistance, no? The resistance between two terminals, equal yan siya sa R na ito. Tapos sa C, sa parallel connection ng dalawang R na naka-series. Kaya nga 2R kasi dalawang R. So series yan plus, so 2R. Mayari dyan, we have R times 2R over R plus 2R, no? Kasi alam natin nga kapag dalawa lang yung naka ano, dalawang resistor yung naka parallel, so ito yung magiging formula. So R1 times R2 over R plus R1 plus R2. So dito sa ano na to, sa circuit na to, ito ginawa natin isa. Ito yung naging 2R natin, no, sa ating formula. Habang ito naman is R lang, no? So ang mangyayari, we have, so R times R times 2, so 2R squared over 3R. So cancel natin yung R dito. Tapos ito naman, isa na yung matitira. So ang mangyayari is 2 over 3, tapos may natin lang na R. So ang tamang sagot ay letter A. Okay? Sunod. 100 bulb is connected in series with a room heater. If now 100 bulb is replaced by a 440 watt bulb, the heater output will what? So ito. Ang gagawin natin is gagawin natin ito ng circuit, no? Okay. So ito yung heater natin. Okay, so dapat ito bulb pala to, no? Ito yung bulb natin, no? So first condition. Okay. So same lang yung voltahe niya, so V. So ito 100 watts,
So ito same lang yung kanyang power dito, no? P of N, no? Okay. So dito, if mas malaki yung wattage mo, so ang ibig sabihin niyan is kukuha ka din ng malaki-laking current sa iyong source, no? Para maabot mo yung needed mo na ano, na power. So kasi naka-series to, so if malaki-laki yung kukunin mo dito na na current, so ibig sabihin dito din, yeah, yan din yung current na magfo-flow dito. So yung total nila na resistance is yan yung magiging current mo, no, kapag dinivide mo yan sa voltage, no? Or kapag yung voltage dinivide mo sa resistance. Pero pag naging mas mababa na yung wattage niyan, no? Wattage niyan. So may ano mangyayari sa ating current? Okay. So mas mababa yung current kasi mas konti nang kailangan itong power, eh. So mas mababa yung papasok na current natin. So, kapag mas mababa to, so ito din is mas mababa din yung output ng ating oven. So kaya nga hindi natin kinokonek yung mga appliances or mga lights into series kasi yung current niya is common lang. So kung mas mababa yung total na resistance, no? So yung total na resistance ng ano ng ating buong circuit o mas mababa yung kailangan na current ng ating load. So yung kahit gaano pa kalaki yung load na nasa connection, so magiging equal yung current noon. So talagang hindi maaabot ng load na yun ang kanyang total output, no? O kanya ang kanyang desired output. So ang magiging sagot sa ating tanong is decrease, no? Sunod. So the voltage applied across an electric iron is halved. The power consumption of the iron will be. So ano sagot nito, no? Kunyari meron tayong ano, electric iron. So kapag electric iron, ang ating ano, ating solution is ating formula is P is equals to V times I. Yung voltage at yung I, no? So pero kung nyari electric iron, so i-consider natin yung resistance, no? Kasi fix yung resistance niyan. So kapag may resistance, so using Ohm's law, so ito magiging V over R, yung ating I. So yung power natin is equals to V squared over R, no? So sa first condition, ito yung ating, ito yung first condition natin na power, no? First condition na power consumption. Ngayon, ang ginawa is reduce into half yung ating power consumption. So sa second condition, yung ating voltahe, no, V natin, is ginawa na lang 1 half V. So kapag sinubstitute natin yan, so mangyayari, so 1 half times V squared, no? Kasi V squared over R yan, over R. So mangyayari, P is equal to 1 half squared, that is 1/4, no? 1/4 V over R. So kung makikita nyo, nagiging 1/4 na lang yung original natin dito o original natin na power kapag ginawa natin 1/2 na lang yung voltahe. So ang tamang sagot niyan is letter B. Okay? Sunod. The resistance of a 200 watt 250 lamp will be, so basic ohms lang to, so madali lang to, so resistance, so R is equals to E over I or V over I, so for the E for the V, so pareha rin yung symbolism nun. So kaso lang wala tayong R, ang given sa atin is power at voltahe, so wala tayong I, wala, no? Wala tayong I, so wala to, pero alam naman natin, no, using power formula, no? Yung pagkuha sa power, na yung power is equal to V, gawin ko na lang E kasi E yung ginamit ko sa isang formula. E times I. So kapag sinolve natin yung I, so magiging pamaraan natin is lilipat natin yung E dito. So we have E, ay yung I, ay yung E pala. No? Ano bang nangyari sa akin? Nako, nakakabasa ng letters. So E is equals to P over I. No? So kapag nilipat natin yung E dito or sinolve natin yung E. Pero pag sinolve natin yung I, so I is equal to P over E. So ito, substitute natin dito. So mangyayari,
E is equal to P over E. So P, E is equal to E over P over E. So ito magiging reciprocal. So mangyayari niyan, E squared over P. So substitute na natin. So meron tayong 250 squared over 200 watts. No? So mangyayari yung R natin. So gamitin natin yung calculator natin dito na. So meron tayong 250 squared divided by 200. So ang tamang sagot ay 312.5. So yung R natin is 312.5 ohms, no? So letter C yung tamang sagot. Okay. Next. So at 200 watt 100 volt lamp is to be operated on 250 volt supply. The additional resistance required to be connected in series will be blank. Okay? So ano to? Meron tayong problem dito, no? So 200 watt, no? 100 volt lamp is to be operated 250 volt supply. So kailangan nating i-solve yung additional resistance. Okay. So solution, siguro solve natin to, no? Solution. Okay. So meron daw tayong 250 volts na supply. So para ano yan, talagang DC yan, i-represent lang muna natin ng battery, no? 250 volts. So ito yung E natin. Tapos meron yung naka-series dito kasi yung load na ilalagay natin isang lamp. Okay? Yung wattage ng lamp, yung power niya is equal to 200 watts habang ang kaniyang voltahe, so sabihin natin EP, na E lamp, so EL na lang, no? EL is 100 volts, no? So para hindi masira, no, or mabusted tong ating lamp, kinakailangan nating mag-series, no, ng resistance dito. So R yung ano niya, kasi yan yung hahanapin natin. So ano yung resistance ngayon? Okay. So if ating i-analyze to, dito pa lang is makakakuha na tayo ng resistance at kaniyang current, no? So gamitin muna natin yung, kunin muna natin yung current, no? Kasi series kasi yan, eh. Yung sa series is equal yung current, no? Equal yung current. So kaya ayan dito. So kung ano yung current na kinukuha ng load, is yan yung current na papasok sa load. Kasi series, constant yung current sa series. Okay? So kapag sinold natin yung ating current, so current is equal to, dito, ito yung gagamitin natin, no? Current is equal to P over E sub L. So galing to sa ano, sa formula ng power, no? Power is equal to E sub L times I, no? So ino na natin, binago natin yung formula para makapasolve tayo ng current. So we have 200 watts all over 100 volts. So yung current natin, so that is 200 divided by 100, that will be 2 amperes. So meron na tayong 2 amperes. So ito pala is equal to 2 amperes. Tapos yung resistance naman, so kunyari ito resistance dito is RL. So yung RL using Ohm's law, so EL lang yan over I, no? Yung current kasi equal tong current ito. So meron tayong 100 volts all over 2 amperes. So ang magiging sagot niyan is 50 ohms. Okay. So ngayon kukunin na natin yung ano natin, yung resistance natin, no? So si yung R lang yung nahanap, eh. So alam natin na kapag ano, yung sa series
yung voltage drop o yung voltahe na nasa load natin at nasa resistor, equal yan sa ating voltahe na nasa source, equal nito. So, itong voltahe ng voltage drop nitong dalawa is equal nito. So, ang mangyayari ngayon, pwede sabihin na ang ating source is equal dito sa voltahe dito. Kunyari, yung voltahe dito is ER. No? So, ER plus EL. So, kapag sinama natin yung ER, so ER is equal to E minus EL, no? So, pwede natin masolve. Kasi naman tayong 250 volts minus 100 volts. So, meron tayong 150 volts. So, ito na yung voltage drop natin dito. 150 volts. Tapos ngayon, pwede natin masolve yung resistance kasi may current na tayo eh. So, yung R natin is equal to ER over I. So, yung ER natin is 150 volts. Yung I natin is 2 amperes. So, 150 divided by 2, that will be equal to 75 ohms. At ito na yung answer natin.